Nandito na, dumating na ang aking blood test results. Kasi 5 months na akong nagki-keto and also intermittent fasting and pag-umi. Now, ano nga ba ang magiging result sa iyong blood test kapag nag-keto ka or intermittent fasting ka or nagpag-umi ka? Yan ang i-discuss natin ngayon sa episode na to ng pag-umi. Game, tingnan natin. Anong blood test results kaya ang makukuha mo kapag 5 months ka nang nagki-keto or intermittent fasting or pag-umi? Okay? Simulan natin sa fasting glucose. Ito yung sugar sa ating katawan. Ang normal level is 105. Before pag-umi, ang aking blood glucose is 102.27. And then 1 month after, which is September, naging 91.71 siya. Bumaba, no? Pero kung mapapansin nyo, medyo erratic siya. Pero ang importante is below the normal siya, or below the maximum. So, good yun. So, hindi tumataas ang aking sugar sa katawan kapag nagki-keto or intermittent fasting or pag-umi. Now, creatinine naman, ang normal niya is 1.3. And again, normal ang aking creatinine since August hanggang last January. Creatinine is a chemical waste product that's produced by your muscle metabolism and to a smaller extent by eating meat. No? So, the more meat you eat, the higher your creatinine. Okay, next is homocysteine naman. Ang maximum is 16 at ang sa akin ay nasa normal, which is below 16. No? So, from 8.15 ngayon nasa 9.95. Homocysteine is a common amino acid in your blood. You get it mostly from eating meat. Again, meat-related na naman siya. High levels of it are linked to early development of heart disease. SGPT or ALAT or ALT, ang normal is 40. So, before ako nag-start, sobrang taas niya, nasa 47.69 siya above the maximum. Nung September, naging 40.22 siya. And then ngayon, nasa 22.61 na lang. Halos na nga lahat eh, no? From 47 to 22.61. So, very good. ALT or ALAT test is a blood test that checks for liver damage. So, ano bang sitwasyon ng liver mo? Makikita mo yan sa SGPT na test. Now, uric acid. Papansin nyo, tumaas siya ng December, no? At ang normal is 7. So, medyo slightly elevated yung aking uric acid. Nung start was 7.18, now it's 7.37. Pero nung December, kung mapapansin nyo, talagang nag-spike siya to 12.18, no? Bakit nga ba? Okay, foods with high content of purines include liver, anchovies, mackerel, dried beans, and peas, and beer. Hindi po ako nagbi-beer, so definitely hindi yun yung naging dahilan. Yung mga nuts, actually, yung mga mani, yun din ang nagpapataas ng uric. And since September to December, yan yung naging parang snacking ko na food sa keto diet. Kasi nga, yun yung merong healthy fats, yun yung may omega-3. Pero again, healthy nga siya, omega-3, kaya lang tumataas yung uric. So, tinry kong i-stop siya for the whole January. And yan yung naging result niya, 7.37. So, next month, hopefully, maging below the maximum na siya ng uric acid. Now, triglycerides. Triglycerides are stored in your fat cells. Okay? Ito yung mga kinakain natin na calories, no, na hindi natin nagagamit agad dahil sedimentary nga yung ating lifestyle. Pauku-upo lang, work sa office, meeting lang, ganun lang. Yung mga carbs na kinakain natin, kinoconvert yun ng insulin into triglycerides, no? So, nung nag-start ako, nasa 131 siya. Maximum is 150. Pero nung December, again, tumaas siya sa 225.88. More than the maximum. Now, ano ba nangyari nung December na yan? Nung December kasi, syempre maraming Christmas party, maraming food na nakahain na sa'yo, hindi mo pinipili. No? So, ang pinili ko lang is yun lang walang carbs. No? So, medyo naparami yung meat na nakain ko at saka mga pork fats and beef fats, medyo napadami. And naalala ko, panonood kami ng movie one time. And ang snack ko, isang malaking bag ng chicharon. No? So, actually, sa buong December, parang nakadalawang ganun ako, dalawang bag ng chicharon as snack. So, I think yun yung naging dahilan kung bakit biglang tumaas yung aking triglycerides. No? So, in-stop ko yun ng January. And ngayon, the lowest ever since sa buong buhay ko, the lowest triglyceride is 74.91. Okay? Now, LDL cholesterol is the
bad cholesterol, no? So ang normal is 130 and 70 ako nung nag-start, ngayon 74.57. Nag-spike siya nung December dahil nga sa mga Christmas party, taba at chicharon na hindi namin pinopromote sa pagumi. Ang pagumi uses only healthy fats. Okay? Now, yung good cholesterol naman is HDL. So, the higher HDL, the better, no? And I'm always high. The highest so far ever since 70.06 yung aking HDL cholesterol. The good cholesterol. Now, yung VLDL naman, yung computation niya is total cholesterol minus bad cholesterol minus good cholesterol, you get the VLDL. Yung maximum niya is 40, ang ideal is 20, and ako ay better than ideal. Nasa 14.98 na. Very good. HSCRP. Okay? Ang normal ng HSCRP is 5. At kung mapapansin nyo, nagsimula ako sa 16.5. At HSCRP is it's an acute phase protein released into the body by the liver during inflammation, which has been associated with the presence of heart disease. So ito yung measurement ng inflammation sa ating blood vessels, sa heart, no? So muntik na or parang ba yung candidate for heart attack na ako nung August, which at 16.5, no? At ngayon nasa 0.84 na lang. Very good, very effective talaga ang pag-umi, no? Now insulin. Ang normal is 10. Okay? Normal is 10. At ang aking levels ng insulin before ako mag-start nitong pag-umi is 155.5. Ganun kataas. Again, candidate for heart attack, no? Insulin is a hormone made by the pancreas that allows your body to use sugar or glucose from carbohydrates. So, mapapansin nyo, ang insulin, ang nagiging role niya is kapag more carbohydrates yung kinakain mo, the more insulin yung ipoproduce ng iyong pancreas. No, that you eat for energy or to store glucose for future use. Yung glucose for future use, yun yung fats, yun yung taba sa ating katawan, visceral fat, subcutaneous fat, no? Yan yung fats na nasa katawan natin na pinoproduce ng insulin. Yan yung mga glucose, no, na supposed to be for future use na never nangyayari dahil kain ng carbs, no? Kanin, tinapay, pasta, no? Hindi nawawala yung taba na yun dahil kain ng carbs, no? So mawawala lang 'yun kapag in-stop natin yung pagkain ng carbs. Okay? At mapapansin niyo again, ang insulin ko ngayon is normal, 10.4. Okay? Now, ang maganda dito, healthy ka na, bumaba pa yung weight mo, no? Gumagaan ka pa. Nag-start ako at 190.48 at ngayon nasa 154.77, no? Pero kulang pa 'yan, kailangan ko pang magbawas ng mga 10 pounds pa para bumaba sa normal level. Yung 190, obese yun. Yung 154, overweight pa siya. So, kailangan ko magbawas pa ng 10 pounds para maging 140 normal weight. Okay? Now, ang BMI index ko nung start was obese, 31.7, which is again candidate for diabetes and candidate for heart attacks, no? Pero ngayon, nasa 25.8 na. Ang ideal is 25. Konti na lang, nasa healthy weight na ako. Okay? Now, yung metabolic age, dahil dun sa anthropometric test na ginawa namin sa Mimo Clinic, nakuha yung aking metabolic age. Now, ito yung physical age ko, kahit yung age ko ngayon is 40. Okay? Ang target is dapat 5 years below your actual age, yung iyong metabolic age. So, ngayon, from 56, after 5 months of doing pag-umi, bumata ako by 11 years. Diba? Mukhang baby na. Okay? Pero ang target, kailangan ko pang magbawas pa ng 10 more years. Now, ano ba yung pag-umi, no? Pag-umi is combinations of keto and intermittent fasting. Ang keto kasi, meron siyang unhealthy version and meron siyang healthy version. Yung unhealthy version is yung ginawa ko noong December. Sorry, kasi wala masyadong option. Yun yung hinain sa akin, no? Chicharon, taba ng pork, taba ng beef, no? Yan yung unhealthy keto at hindi po namin yan nire-recommend. Ang healthy keto naman is fats from vegetables like avocado or olive oil or peanuts, no, or walnuts, mga ganun, or salmon, sa mga seafood, salmon, mackerel, sardines, yan. So yan yung good healthy
fats at yan ang healthy keto. Ang intermittent fasting naman is kung kailan ka dapat kumain, no? And yung keto sinasabi ano yung dapat kainin, intermittent fasting kailan ka dapat kumain, and yung combination ng healthy keto and intermittent fasting, yun ang pag-uwi. Kung gusto yung makita kung paano ko siya ginawa, panoorin niyo yung video ko. Merong video dyan about pag-uwi, how to do it, mga 12 minutes lang yon. Pero kung gusto niyo malaman talaga ano yung dahilan, bakit effective yung pag-uwi, panoorin niyo yung first ko na episode, which is around 32 minutes with history and why it happens, no, and why we eat a lot of carbs today, no, panoorin niyo po yon. Ang purpose ng pag-uwi is, again, maging healthy ka, and nakita natin ngayon sa aking blood test results na talagang nagiging healthy ka with pag-uwi, and ang side effect niya is you lose weight, which is very good. Okay? Now, please like this video, subscribe, and in the comments below, sino yung kakilala nyo na tingin yung gustong maging healthy, or kung kayo gusto nyo maging healthy, lagay nyo lang sa comments, gusto ko maging healthy. Okay? So share po natin itong video para matulungan din natin ating mga friends, mga relatives, no? And subscribe din kayo dahil every week magpo-produce po ako ng video para matulungan din kayo, bigyan ko kayo ng tips on health, business, travel, technology, and faith. Okay? So thank you and hanggang sa susunod na video. Paalam!